Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Tutok. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Good morning! Hala! Magandang umaga! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat! Tao po! Thank you! Oh, mga angels, mga ginang ng tahanan! Yung mga nasa biyahe ngayon, yung mga nasa opisina na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome and good morning. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Hanggang alas 12 po tayo ngayong tanghali. Bueno, marami pong mga pangyayari. Ika nga, at dapat nating pag-usapan. Dapat ho nating pagmuni-munihan at dapat ba at karapat-dapat bang pag-usapan yung mga issue. Unahin na natin bayan yung siguro naman halos lahat na tayo nakita na natin, napanood yung video ni General Eleazar, ha? Yung kanyang sampal, kwelyo doon sa pulis Takotongero. Pero nung bandang hapon, humingi po ng pasensya at pamanhin si General Eleazar. Dahil mukhang sumobro daw yata. Pero sabi naman ng mga kababayan natin, ng mga netizen, na Engineer Randy, okay lang. Tama yun, kulang pa nga yun, ha? Well, ang nangyari po dyan bayan, ang pulis na yon ay nasa administrative sanction na ngayon. Bukod po sa administrative, siya po ay nakakulong ngayon. Asahan na po ang pagkakasibak nito. Actually, kahapon pa ito nasisibak at pinaprocess na yung papeles. Ang ibig kong sabihin, wala kang makukuha ni Singkong Duling ito. My goodness! Wala na makukuha ni Singkong Duling, benepisyo, sibak pa sa serbisyo. Ang pagkasibak dito, dishonorable discharge. Kaya pag sinabi niya mag-apply siya ng trabaho, sabihin natin makalaya siya dahil 6 to 12 lang naman ang extortion. Ay sabihin niya dating pulis siya ay pag nakita doon ng record, dishonorable discharge for nakalagay doon for extortion. Kasi tatanggap ka ba? Tatanggapin mo, maski security guard na applyan noon, hindi na siya tatanggapin. Wala na lang, mag-araro na lang siya, magtanim siya sa bukid. At least wala magtatanong doon. Bumili siya ng sariling lupain. At sabi ni Pangulong Duterte, good job. Nasa likod mo ako, General Eleazar. Aprobado po kay Tatay Diggs ang ginawa ni General Eleazar at kulang pa daw yun para madisiplina ang mga kapulisan. Ang sabi po ni General Eleazar, kaya niya po nagawa yun, dala ng bugsong, dala ng galit, Engineer Randy at Rolly. Dahil daw, tinaasa na yung sweldo. Correct ka dyan. Tinaasa na ang sweldo ng mga lintik na ito. Nakuha pang mangurakot, nakuha pang mangutong. Ito, kagaya ni, sino ba yung demonyo na yun? PO2 na yun. Ang sweldo ni PO2, nung nakaraan, nung pumasok siya ay 16,934 ang basic. Ngayon, ang sweldo niya na ay 30,867. Base pay pa lang yun. Base. Wala pang mga allowance yun. Wala pang mga per diem. Wala pang mga hazard pay. Oh, wala pa. Ito lalagpas pa rin siguro mga 35,000. Oh, Diyos ko po naman. At saka siya'y corporal. Ang sweldo niya mas mataas pa dito dahil 5 taon na siya. Ito yung pag pumasok ka ganyan ang rango mo, yan ang sweldo mo. Ilang taon na yun? Siyempre yung time in service ang tawag doon.
Ilan taon na siyang corporal ay police? Eh, 5. Oh. Kasi ang PO1 to PO2, 3. Oh. Eh, corporal PO2 to PO3, ano rin 3, eh, nakadalawa na siya sa PO2. O, mga 32 na ito, 33,000. Allowance pa. Oh. Kaya nga, sobrang galit po ni General Eliazar na sabi niya, ha? Ginagamit mo yung uniforme mo sa katarantaduhan? Hindi na kayo nahiya sa Pangulo, binigyan na tayo ng sweldo. Napakataas na sweldo. Oh. Eh kahit ako siguro magagalit eh. Eh kasi ang akala ng Pangulo, itong solusyon para tumigil sa pangungura, well, nabawasan talaga. Malaking na itulong. Wala, hindi na basta-basta nangungutang ang mga pulis doon, mga pa-50, 100. Eh kagaya ito ni Kumag, 1,000, 1,000 na ang kinukuto. Nabawasan ho, pero ito nga yung galit ni General Eliazar. At alam mo pa bakit siya galit na galit na ganun? Para wag nang pamarisan. Kasi pala, ang sabi ni General Eliazar sa akin sa telepono kahapon, kasi Erwin, kung kunwari yung regional intelligence group ko rin ang nangikil, sibak ako. Sisibakin ako ni General Albayalde. Ganon din si General Albayalde, pag nangutong yung kanyang intelligence, PNP intelligence, sisibakin siya ng Pangulo. Yan ang usapan. Usapan yan ng Pangulo, ni Chief PNP at ng mga general. Kaya si District Director, dahil ng Eastern Police District, dahil yung kanyang intelligence ng Eastern Police District, ang nangutong, sibak si General. Ganon din si General Eliazar. Pag nangutong yung kanyang NCRPO intelligence, sibak si General Eliazar. Si PNP chief naman, pag nangutong si PNP intelligence, yung under kay PNP chief, sibak si PNP chief. Oh, eh natural. Eh inunahan na ni General Eliazar, bago pa man umabot dito yung mga tao kung mangutong, sisibak. Eh siyempre, ikaw ba naman? Eh gawin mong sample yun. Gawin ninyo, ganito ang gagawin ko. Sasabunuta kayo, sampal, kikwilyohan. Hindi na nga. Yung t-shirt ng pulis, small yun eh, naging large. Kahihila. Diyos ko po, pineapple. Pero aprobado po kay Tatay Dix. Approve, sabi niya. Naku, eto na naman. Mamaya raw may pipresenta sa Campo Crame mga police officer. Sangkot sa kidnapping for ransom. My goodness. Patay. Diyos ko pong pineapple. Arestado. Ay, nako. Mamaya. Nako, mga NCRPO na naman, mga miyembro ng NCRPO. Diyos ko pong. Patay kayo mamaya kay Jal Abayalde. I-ready nyo na. Huwag na kayo mag-t-shirt kasi yung t-shirt ninyo ay magiging large lang yan. At magpakalbo na rin kayo dahil sigurado. Ay, Diyos ko po. Oh, ha? Pero alam mo ba? Ay, nagsalita po ang CHR kahapon. Ang sabi ng CHR, maaring mapanagot si General Eliazar sa paglabag sa karapatang pantao ni PO2. Pwede nga! Sinabi nga! Ay, di ba, Salome? Nung tinanong siyong spokesperson, meron po ba paglabag sa karapatang pantao? Meron po, iimbestigahan po namin si General Eliazar. May nakikita po kami parang paglabag sa karapatan ng PO2 na yon. Ayun ang sabi. Mamaya ipapalip guest ho natin. May interview ko po si attorney. Ay, pakinggan ho niya. May nalabag daw si General Eliazar na karapatan ng PO2 na yon. You make me laugh! Ay, ang gagawin mo mas kinakuan. Ay, isa pa ho pag-uusapan natin. Ito. Ipinatigil po muna ni Bureau of Prisons Director Nicanor Paildon ang pagbisita ng mga kaanak ng mga preso sa New Bilibid. At sa ilang pa mga kulungan na nasa ilalim niya, yung Iwahig Prison Farm sa Palawan, San Ramon Prison Farm sa Zamboanga, Davao Penal Farm sa Davao, sa Blayan Penal Farm, sa Mindoro yata ito. Anyway, ay pinagbawal muna. Matapos mahuli nga na nag-upgrade na ang mga drug dealer dyan sa New Bilibid, nagbibenta sila ng shabu online. Promoted na online na ngayon. Online. Nahuli po. So bilang parusa, ang ginawa ninyo, Director Paildon, cancel mo ng bisita.
Hindi mo na kayo pwedeng bisitahin ng mga anak ninyo, asawa, habang sinusort out namin ito kasi baka yung mga asawa ninyo, anak ninyo, ang nagbibigay sa inyo ng mga website. Eh, siyempre, itong website, oho. Eh, sabi ko nga, shabu.com.ph. Na. Ay! Pero, bigla nagsalita ang CHR. Labag sa karapatang pantao ng mga preso ang ginawa mo, Direktor Paeldon. Alam niyo, nabawasan ho ng 3,000 yung buko. Kahihila ko kagabi sa galit. Hinila ko ng hinila yung buko. Anak ng pusit. Si General Eliazar, baka may paglabag sa karapatang pantao din. Si Paeldon, karapatang may dilabag sa karapatang pantao naman ng mga preso. So pareho ho sila. Si General Eliazar, nilabag ang karapatan ni P.O. na nangutong. Si General, si Director Paeldon, nilabag ang karapatan ng mga preso, karapatang pantao. Eh ano na lang ho ba ang hindi pwedeng labagin? Siguro, hayaan na lang ho natin yung mga preso magbenta na magbenta ng shabu. Dahil makakasuhan pa si Paeldon ngayon ng karapatang pantao. General Eliazar, siguro wag mo na disiplina yung mga tao mo kasi baka makasuhan kang labag sa karapatang pantao. Anak ng pusit. Baka pag mukat-mukat ko, baka ikaw mag-ingat ka. Baka pag umutot ka dyan sa katabi mo, makasuhan kang... Aba! Natural! Labag sa karapatang pantao dahil masisinghot niya yung utot mo eh. Natural! Oh! Maghinay-hinay ka! Oh! I-research mo yan. Baka pag umutot ka sa jeep, pag gumanan, kasuhan ka. Sabi, bakit? Nilabag niya po yung karapatang pantao. Ano ba karapatan? May makahinga po ng sariwang hangin. Eh, naamoy ko yung utot po ni Engineer Mariscote. O, hindi ba labag sa karapatang pantao yon? Pinigilan mo siyang makahinga ng masariwang hangin dahil pumasok yung utot mo. Ah, bahala ka, akala mo. Eh, subukan mo. Sige, subukan mo maya sa bus. O, subukan mo maya sa UB Express, umutot ka. Ay, sabihin, Mama, ano ba yan? Pag pinailan ka ng kaso sa human rights, kulong ka. Nilabag mo yung karapatan niya sa malayang paghinga ng malinis na hangin. Ay, wag ka magbiro. Sige ka. Labag sa karapatang pantao yan. Kakaso, mamaya-maya makatanggap ka na sa PINA, sa Human Rights. Explain. Bakit hindi ka namin kasuhan, Engineer Randy Mariscotes, ng paglabag sa karapatang pantao ng mga pasahero sa UB Express na may plate number ng ganitong araw? Alas 3 ng hapon, ikaw ay umutot sa loob ng sasakyan at mabaho at hindi sila makahinga. Kakasuhan ka ng labag sa karapatang pantao nun. Ipaliwanag mo sa korte. Natural. Sana sinasasabihin mo yan ng judge. Sana huminto ka. Para, Mama, utot lang ako. Ay, mag-iingat kayo. Eko, hindi ako nagbibiro. Sige, bahala kayo. Labag sa karapatang pantao yan, umutot ka. My goodness! Uy, karapatan ng lahat na makahinga, na makalanghap na sariwang hangin. Uutot ka sa loob ng bus, ng jeep, ay maamoy natural. Nilabag mo yung kanilang karapatan. May karapatan sila, Engineer Mariscotes. Ayan ang isa sa pag-uusapan natin. Totoo ho yan. Kasi ang problema rin niya, pag umutot ka ng ganyan, baka hindi ka na makarating sa human rights. Baka gulpihin ka ng mga pasahero. Anyway, isa pa sa pag-uusapan natin, isa pa ang pag-uusapan natin. Yung mga teacher dyan, ha? Yung mga teacher na miyembro ng Alliance of Concerned Teacher, yung militanteng grupo na ACT, Alliance of Concerned Teacher, ay pinagbabawal kayong bilang maging Board of Inspectors. Eh kasi yung ACT na yun, party list yun. Conflict. Number 2, makabayan block yung Alliance of Concerned Teachers daw. So kung ikaw ay miyembro niyan, hindi ka po pwedeng maging volunteer sa eleksyon. Bawal yan! Kasi yung partido ninyo ay tumatakbo sa eleksyon. Walang iniwan yon yung magbo-volunteer ka, magiging, sabagay, kung watcher ka, okay. Pero na magtrabaho ka sa COMELEC, ang tatay mo o nanay mo ka grupo mo ay partido, hindi pwede. Oo. Dapat apolitical ka.
Ay, kaya kung kayo ho, kung may mga alam ho kayo dyan na mga teacher po na miyembro ng Alliance of Concerned Teacher Party List, ay hindi ho pwede yan. Ipinagbabawal po yan ng Department of Education. Nagpalabas na po ng memorandum ang DepEd para linawin na ang mga miyembro na ito ng ACT, ng Alliance of Concerned Teacher Party List, ay hindi pwedeng magsilbi bilang mga watcher, bilang mga Board of Election Inspectors sa halalan. Dahil ito po ay conflict sa kanilang magiging trabaho. Dahil sila ay miyembro ng isang party list. Malinaw. O bueno, yan po ang mga pag-uusapan natin. Ano pa ba? Aha. At, oy! Finally, ang PDP laban. Laban na ho. Ay willing at ready na pong harapin ang Ocho Diretso Inidoro. Ocho Diretso Inidoro ba ito? Ang pangit naman ang pangalan. Ano ba talang pangalan nito? Ocho Diretso lang. Diyos ko po, lagi ko nababasa Ocho Diretso Inidoro. Sabi ko, kapangit naman. Ha? Oh. Sa bagay, maganda pakinggan yung initial ODI, Ocho Diretso Inidoro. Oh. Hindi pala. But anyway, bayan, ready na raw po ang PDP ayon kay Coco Pimentel. Ha? Makipag-debate ang mga kandidato nila laban sa Ocho Diretso. Let's get ready to rumble! Correct. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan natin. Ang ating pong mga abangan na habang tayo mahimbing na natutulog kagabi, ito po ang mga nangyari. Oo. Ito na naman, Diyos ko po, talagang alang katapusan ito mga drug suspect arestado sa Bybus operation. At may kaso pang pagpatay ng isang tricycle driver. Tapos mag-live-in partner naman. Abay, ang kinabubuhay, pagtutulak ng shabo. Nag-asawa pa mga kulukoy, ala na palang pambuhay sa dalawa. Oo. At dalawang lalaki mula Antipolo naman dumayo pa sa Quezon City para magbenta lang ng shabu. Huli rin. Sus, Mario Sip. Araw ng mga pusher kagabi. Alas 10:22 ng umaga, bayan, wag ho kayo bibiteo. Magbabalik pa po ang Tutok or in Tulfo. Diyan lamang ho kayo. Morning! Oras, Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 10:26 na po ng umaga ng Webes, ika-pito na ngayon, ano? Ika-pito ng Marso 2019. Alright, kahapon po, mainit na issue dahil kumalat po talaga sa social media yung video po ni Major General Eleazar na dinidisiplina yung isang police na nahuling nangutong. Ang kinutongan pa yung kanyang hinuli na drug pusher. Ang hiningi, 200,000 piso para sa kanilang grupo, pati yung kanyang boss na major. Ayun, oo. Ito ang mga nangyari. Ito eh, oh. Itinatanggi pa ni Tukmul, ha? Itinatanggi pa na wala raw ganun. Oh. Ito yun, oh. Nang silipin bayan ang cellphone ni Pio Tukibete, nasurpresa sila nang malaman na hindi lamang ito ang may ang nangungutong at lumalabas na alam ng kanyang immediate supervisor. Antex! Anong balita, Marlo? Nakuha mo na yung kulang sa babae? Tawag ka. Nakasaad sa text message naman, ito ay galing sa kanyang boss na si Major Alan Miparanum na hepe ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit. Napag-alaman na unang humingi ang mga pulis ng 200,000 piso sa asawa ng suspect. Sa text message ni Major kay Kibete, huwag kang makipag-negosasyon sa mga biktima. At pagkatapos, ano pa ba? Inutusan pa raw ni Major ang kanyang mga tauhan kung paano kunin ang pera. Tignan mo. Nagpasama si Kibete kay Escorial, kasama niya ito. Nasamahan siya sa pagkuha ng pera, ngunit sumagot ang huli na ang utos sa kanya ng CO, commanding officer, na si Miparanum,
ay huwag itong kunin. Ah, nakakatunog na siguro sila na may nangyayari. Nagbiro pa si Escorial na si Kibete ay maaring marami nang nakuha sa kinakasama ni Ochoadas na si Eva Cabansag. Nagreklamo si Kibete na hindi sinasagot ni Escorial ang kanyang cellphone. Pero sa isa pang text message, nadiskubre ang pagtatangka ni Kibete at PO3 o Police Staff Sergeant Nirbar na lukohin si Miparanom. Bukulan ang kanilang amo. Ito eh, oh. Maganda yun, makinig kayo sa mga chismis, ha? Lokohin ang kanilang boss, si Major. Oh, hinggil sa kwintas na nakuha kay Cabansag. Ah, nagbigay na pala ng kwintas yung misis ng drug suspect. Hindi nila sinabi kay Major. Mm. So nabukulan si Major. Mm. Sabi sa text, buddy, yung kwintas na yan, ha? Hati tayo. Sanla na natin bukas yan. Selyohan yan na wala siyang kwintas. Saan sa text message ni PO3 Nirbar? So, entonces, bukulan na si Major. Tapos, sagot, buddy, panalong panalo ka. Picture na lang dyan ng 30,000 yung kwintas. Nakausap ko yung babae. Di ko nga sinabi kay sir. Dagdag niya. Kawawa si Major. Si Major, nabukulan na. Nasibak pa. Hindi lang bukol, tadyak pa. Kawawa naman. Ay, Diyos ko po. Sabi, pagkatapos, boss, nega, hindi tumupad sa usapan yung babae. Sabi sa text. Kau pa, wag ako, iba na lang, hehehe. Sagot naman ng isang polis. Luko-luko itong mga ito. Diyos ko po talaga. Nasa linya po si, Colonel Bernard Banak, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga, Colonel Banak, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Ay, talagang seryoso pala yung pagsinabing kala siguro ng karamihan ng kababayan natin yung internal cleansing na sinasabi ni Chief PNP Albayalde, ni Gerald Eliasar, ay kalukuhan. Eh, nakita kahapon, nagkasubukan yung sinasabing internal cleansing. Totoo pala at marahas din. Kung may marahas na anti-drug war ang Pangulo, may marahas din pala na internal cleansing ang PNP, Colonel Banak? Hindi naman marahas. Yun lang yung word na nagamit ko. Yun lang word. Sige, sir. Pero binibigyan natin ng emphasis talaga na seryoso tayo dito sa ating internal cleansing campaign at ginagayagagan ng direktiba ni General Albayalde na kay General Eliasar na papilisin ang proseso ng criminal at administrative proceedings nang sa gayon na hindi na manatili pa sa ating hanay ang mga suspects na ito na nahuli noong isang araw. Police na PO2 Kibete na talagang sinabon-sabon at pinelyohan ni General Eliasar. Alam ko kung yun ay masisibak na yun dahil talagang hours lamang matapos ko yun ay pinoproseso na raw ng PNP ang kanyang pagkakasibak. Paano po yung sila? Major Mipamor ba yun? Yung hepe ng EPD at saka mga kasamahan nila. Ganoon na rin nasasapitin? Sibak na rin sa pwesto yung mga ito? Tama yun, Erwin. Pag hindi nila ibinigay ang kanilang panig sa investigasyon, ay they waive, no? Na waive nila ang kanilang karapatan na makapagbigay ng sariling pahayag sa pangyayari at kung ganon ay mapipilitan na ang ating investigation team na tapusin ang proceedings at irekomenda na ang kanilang dismissal from the service. Kaya para sa atin ay pinapaalala natin sila na well, wag ninyong taguan itong proceedings na to dahil binibigyan natin sila ng due process pa rin kahit papano. Ang mga kababayan natin, sir, itong mga ito, sila Kibete, yung kanyang opisyal at mga kasamahan sa Eastern Police Drug Enforcement Unit, sila po ba ay katanggap pa ng sweldo habang sila ay nasa pihaw or habang sila ay iniimbestigahan o wala na muna silang sweldo, stop na muna? Well, ang proseso natin, Erwin, ay talagang naroon na mayroon pa silang matatanggap
habang sila ay nasa investigasyon, proseso ng investigasyon, dahil ito po ay nakapaloob din naman sa kanilang mga karapatan. Subalit, mamadaliin nating matapos agad ang proseso ng investigasyon. Ang kagayon na italagang makapagbigay na agad ng order ng kanilang dismissal from the service. Ayon na nating manatili sila, Erwin. Sir, yung sinasabi ni Gen. Eliazar na command responsibility na sinibak yung na wala naman doon sa usapan si General ng Hepe ng Eastern Police District, pero sibak siya dahil sa command responsibility. Ito po bang ganito ay usapan lang among the general and staff, or ito ay mandato sa PNP, ito ay nasa manual ninyo, o ito ay utos ng Pangulo? Pag ikaw, General, yung tao mo sabit, maski hindi mo alam, automatic sibak ka. Saan ba ito nakapaloob? Sa rules of engagement, sa PNP manual, utos ni Pangulo, or usapan lang nila General Albayaldi at ng mga general? Well, ito'y bahagi ng functions ng Chief PNP bilang pinuno ng Philippine National Police, mm-hmm, na meron siyang powers, administrative, mm-hmm, and operational powers, mm-hmm, sa pagpapatakbo ng buong hanay ng PNP. Mm-hmm. At kabilang diyan ay ang pag-transfer, paglipat ng ating mga opisyales sa mga, mm-hmm, posisyon, mm-hmm, lalo na doon sa mga programa natin na talagang napakahalaga para, mm-hmm, sa atin. Ito, lalo na yung laban sa illegal na droga. At pag-upo pa lang ni General Albayalde noong nakarang taon, mm-hmm, ay binigyan niya na ito ng emphasis at, mm-hmm, stern warning sa lahat ng mga commanders, mm-hmm, mga directors natin sa buong bansa, na kanilang isupervise talaga ang kanilang anti-illegal drugs operations, na may pagsunod sa batas, may pagsunod sa rules of engagement, pagkilala sa karapatang pantao at value of life. At ito ay usapan talaga na, mm-hmm, wag tayong maging magpabaya, mm-hmm, at wag na may magkaroong mga insidente na kung saan ay malalagay sa hindi magandang larawan ang buong hanay ng PNP. Mm-hmm. At dahil sa mga pangyayaring ito nga, itong nakarang araw, ay nagpalabas na ng direktiba ang ating, right, Chief PNP, si General Albayalde, na, right, magkaroon na ng reshuffle. Colonel Bernard Banak, maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po ang kapulisan natin. Good morning. Magandang umaga po, Erwin, at Radyo Pilipinas. Samantala, bayan, kambyo naman tayo. Nasa linya na po ang man of the hour. Ika nga, si Police Major General Guillermo Eliazar ng NCRPO. Magandang umaga, General Eliazar, sir. Yes, magandang umaga, Erwin, at magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Alam mo, sir, humahanga na ako sa inyo noon, lalo akong humanga sa inyo kahapon sa inyong ginawa at sa milyon nating kababayan. Wala ho akong makita halos sa mga reaksyon. Kung meron man ay isa o dalawa lamang ang medyo hindi nagustuhan, pero 98% ng mga sa Facebook ko at Facebook ng mga websites ng ibang mga TV station at newspaper, sang-ayon ho sila sa inyong ginawa. Pero gayon pa man, bilang talagang isang tao at isang officer, kayo ho ay humingi ng paumanhin sa mga nasaktan. Pero despite that, ang Pangulo, abay, sabi, approve sa kanya yung inyong ginawa, General Guillermo. Nasa likod mo raw siya lagi, sir. Ano ho ang masasabi niyo rito? Erwin, actually, kinaklaro ko yung aking sinasabing paghingi ng paumanhin. Well, ako po'y humingi ng pasensya sa ating mga, sa ating publiko, mm-hmm, dahil doon po sa aking outburst ng emotions. Mm-hmm. Pero yun po'y hinihingi ng paumanhin. Pero doon po sa pulis ng mga tarantado, hindi pa ako humingi ng paumanhin dyan. Hindi po ako nagsosoro dyan kasi he deserve that. Actually, kung tatanungin po, doon sa level ng aking sakit, hindi ko po sinaktan yan. Kung sinaktan ko yan, baka kung ano nangyari baka yan. Baka hindi na nakalakad. Oo, kasi yung ano po kasi, sirabi, sinaburutan ko. Eh, tinas ko lang ulo kasi gusto ko makita yung mata niya sa mata ko kasi makausap ko na yung mga tarantadong yun eh. At the same time, yung sinabing diribdiban, kinerilyohan ko lang po yan. Pero, I'm guilty of, kung sabihin na yung papapahiya sa kanya, bakit hindi ko pahiya yan? Yung ibang hapo na mga kriminal na mapahiya natin, ibig sabihin ba, accepted ang police para mapahiya? Tama. Matagal na natin kung sinasabi po yan eh. Kaya nga inaharap natin dyan sa intrapid operation yung mga yan para magsilbing warning. And yet, ito ang tigas ng ulo nito. At saka ang nakakainis kasi, and maraming kababayan tayo ang nainis at tama ho ang inyong ginawa. Maski ho ako, kahit sinong tanongin nyo, tama ang inyong ginawa kasi
Eh, yung sweldo naman ng mga yan, di ba, dinoble na ng Pangulo para hindi na raw mangutong. Pero despite that, ay Diyos ko po, eh, ganun pa rin ang ginagawa. So parang walang saysay yung pag-doble, halos doble ng sweldo ni P.O. Tukibete, General. Yes, Erwin, nakatulong ng malaking sweldo aside from financial na help sa atin. Correct. Marami pong nag-react dyan. Maraming naging masalisiplado at nag-isip na gagawin ng kalokohan. Mm. Pero kung talagang sagad sa buto ang kalokohan, kahit padoble mo, times 3 times 4, eh wala po. Ito po ay ang basis dyan is greed. Yung pong easy money for easy life. Mm-hmm. At yan ang hinaharap natin. And I would like to say, with all confidence po naman na, 3 years ago, compared din ngayon, talaga po nag-improve naman yung level of discipline. Mm-hmm. Pero meron pa rin iilan na kagaya niyan na in spite ng ating warning, ay ginagawa pa rin. Kaya ito po, magsilbi sana itong inuulit-ulit. Yung ginawa natin kahapon, ganyan naman to dati pa. Mm-hmm. Pero mangyayari at mangyayari ulit yan kung ang mga polis natin will continue yung ilan-ilan na yan na gawa ng kalokohan dahil ang ating pong kababayan, we have proven na sila po ay nagsusumbong. Mm-hmm. Itong entrapment operation na ito, hindi ito mangyari kung hindi dahil sa complaint ng ating mga kababayan na inargabyado ng kapulisan. Kaya ipagpatuloy niyo po ang pagtulong sa amin, ang inyong kooperasyon para sa aming pagkapatuloy na makatotohan ng internal cleansing. Itong pagsusumbong, sir, siguro lalo ang tumitibay at nagbibigay lakas loob na sa sambayanan dahil kagaya nito, yung sumbong, galing sa sumbong na yan, nakita nila na inaksyon na ninyo. Ibig sabihin, marami na magsusumbong ngayon dahil unlike before, na hindi na kakampihan niya lang yan dahil tao niya. Oh. Pero ngayon, mukhang nakita nila na seryoso ang pamunuan ng PNP, talagang maraming magsusumbong, General. Yan po ang kadahilanan kung bakit pinipresent namin itong mga nahuli namin. Alam mo, pwede na makitago natin yan kasi kumbaga kahiyan o bukol sa amin yan eh. Mm. Which could have been done before. Mm. Pero bakit natin nahuli sa rate, pinakikita natin? Oo. Eh ito, malaking kasira sa amin. Challenge po sa amin yan. Gusto namin ipakita para pakita natin na ito ay magsilbi leksyon dito sa mga responsable, warning para sa iba, at more than that, para nga po maintindihan ng ating kababayan, kakampi nila ang pulis. Opo. Tulungan nila po kami. Mm-hmm. Ibigay sa amin itong mga itong impormasyon ito para po ma-actionan natin. At doon naman sa mga lukulukong pulis at nagbabalak o gumagawa na ng katarantaduan silently o secretly, ano mensahe mo, General? Kung ano po yung nangyari kay Corporal Tibete, ganyan din ang mangyari sa inyo. Naku. So, gising na ang ating kababayan. Mm-hmm. I-re-report sa amin yan, eh malilintikan kayo sa atin. Mm-hmm. So, wala kayong puwang sa lugar. Binibigyan kayo ng pagkakataon, si Droble ng sweldo, ito na ang pagkakataon natin na talaga makatotohan ng ibalik ang tiwala, malasakit, at saka pati paghanga, respeto ng ating makabayan sa pulis, respeto sa ating uniforme, respeto sa ating sarili, huwag natin aksayahin. Let's take advantage of this internal cleansing na pinangungunahan ng ating CPNP na si General Bayan. Sir, nasaan na si Kibete ngayon at saka yung kanyang boss na major na nabukulan? Ay, yung pong si Kibete nakakulong dito sa Regional Special Operation Unit. Aha. Yung pong iba nagtatago. At basta si Tim, sasampahan natin yung mga kasong yan at siguraduhin natin na sila po yung matatanggal sa servisyo after due process. Nako. Sir, isa pa. Nakaw, maka nga pasensya na kayo. Baka bad news na naman ito. Maipipresenta na naman daw yata sa inyo. Kidnap for ransom ng mga polis na akusado. Kaya, papunta na nga po ako doon. At hinihintay lang. Pero ilabas po natin mamaya. Kasamang din. Erwin po. Erwin. Opo. Aha. Sus Mari Joseph. Anyway, good luck mo sir. Ha. Medyo ang puso mo sir. Ha? Ayos po. Nakapahinga na po. Wala po problema. At salamat po sa inyong laging kayo nakaantabay sa amin upang Opo. May parating sa ating mga kababayan. Yung Alright. Ginagawa ng ating kapulisan para po kami ay matulungan. Panghuli na lang. Itong mga suspect sa kidnapping, ganun din po ba, sir? Ito'y aalog-alugin nyo mamaya? Ay, hindi na po. Huwag na. Ay, naku pala. Matanong ko. Abay, may nagtanong sa CHR. Sabi may kaso ba si General Eliezer? Sagot ni CHR, aalamin daw nila kung may nalabag kang karapatang pantao ni P.O. Tukibete na nagalit ngayon ang taong bayan sa CHR. Anong reaction niyo rito, sir? Karapatan po ng lahat yun. Alam niyo po kasi, pag may pulis na
ng karagabyado ng tao, galit na galit ng lahat. Binumura, kami, kaunting kamalian. Ito ngayon, at nakita natin itong pulis na tarantado na kinakastigo ng tatay niya. Ay, bakit naman, eh sige po, bahala na kayo. Basta sa akin po, gagawin ko lang ang trabaho ko. At he deserved that kind of treatment. At gusto ko malaman, hindi para sa kanya, kundi para sa iba. Ganyan din ang inyong kahinatnan pag gumawa kayo ng kalokohan. Sir, nasa likod mo ako. No? Maraming salamat, General. Magandang umaga. Mabuhay ka. Salamat po. Magandang umaga po. At mabuhay po tayo. Tuyo ka! Tuyo ka! Ano ka? Yan. Ha! Tumingin ka nga! Tumingin ka! Yes, sir. Itong itong text message mo, ha? Yung text mo, boss office ka na, samahan mo ko, kunin natin pera. Kita mo? Huling-huli. Huli ka, Manoy! Oh, huwag ka na magpalusot. Huli ka. Text message. Yan, text-text pa kasi. Dapat tawag na lang. Gusto mo makatipid? O yan, engot. May ebidensya tuloy. Siguro walang load. Kaya text na lang. O kung tumawag ka, hindi pa nahuli. Engot. Pero very good, General. Keep up the good work. Tuwan-tuwa ang mga kababayan natin. At tama ka. Huwag mo nang pansinin ang CHR muna. Ayan, sabi ng CHR. Iimbestigahan daw nila si General Eliazar. Dahil may baka mukhang. Sabi lang naman nila. Mukhang may nalabag si General Eliazar na karapatan ni P.O. Tukibete. Oh, come on, man. Galit na mga kababayan sa CHR. Parang mali lagi. Parang saliwa. Ay, tawagan mga si Juan, Si Senador Gadon. At pag-reaki natin dito sa sinasabi ng CHR. Mga bobo! Oras mo natin, alas 10.45, dyan lamang ho kayo bayan. Oras sa buong kapuluan, alas 10.48 na ng umaga. Mamaya-maya ho, tayo mamayang alas 11, pag-usapan natin itong yung sa New Bilibid naman na nagre-react po ang Commission on Human Rights at sinasabing, nandiyan na ba si Attorney Gadon? Wala ba? Sinasabi ang Commissioner of Human Rights, sabi nila ay labag daw sa karapatan ng mga preso, ha? Dahil pinagbabawalan muna ni Director General Paildon ng Bureau of Corrections mga dalaw sa mga preso doon. Bilang parusa, dahil lintik, nag-upgrade na yung mga preso dyan. Yung mga lalo ng mga drug lord. Online ang pagbibenta ng shabu. Amo, bakit? Kailangan sumabay sila sa pagkakataon na Engineer Randy Marascote. Oh, come on, Engineer Rolly, kailangan nila sumabay sa pagkakataon. Dahil online na ngayon lahat ang transaction. Hindi ba? Hindi mo na kailangan mag-grocery. Akalain mo, mag-text ka lang sa Anisbee. Buy me one bottle of soy sauce, 2 kilos of pork. Wow, pare, biga! Buy me sponge. Oh. Buy me broom. Buy me 2 kilos of tilapia. Deliver it at this number. Oh. Maya-maya, wala pang 3 oras, nandiyan na yung honest me. Sir Randy, nandiyan po si Sir Randy. Bakit? Ito na po yung pinamimili niya. Oh. Tatanungin ka pa, saan mo gusto, Sir Randy? Where do you want? Mamili ka. SM, Rustans, Robinson Supermarket. Wow, ang bigat. Oh, imiliin ka. Oh. Tapos may delivery charge, 100 pesos. Oh. Oh. Pay delivery charge. Why di deliver sa bahay mo? Doon ka na lang. 1 kilo of talong. 1 kilo of sibuyas. Ganon. 2 kilos of pork. Liyan po. Dadalhin sa'yo ng honest me. O kaya nga, sila nag-upgrade na rin. Anong-ano ka? Kasi matatalo sila ng kanilang mga kalaban na nasa labas ng preso. Yung mga drug pusher. Kaya nakaisip ng kalukuhan itong mga drug lord sa New Bilibid, nag-online na rin. O, shabu.com.ph. May walang ganon, pero ako lang, inibento ko lang yun. Shabu.com.ph, pre-delivery pa. At depende.
Free delivery pag kilo na. Pero pag isang guhit lang, may bayad. May additional charge na 50 pesos yata, 100. Ah, kalay. Ayan na naman kayo. Kapag nagsabi ako rito, hindi kayo naniniwala. Kagaya yung sinasabi ko sa CHR. Isang araw ngayon, marireklamo ka pag utot ka ng utot sa mga jeep. Ha? Marireklamo ka ng labag sa karapatang pantao. Okay, ito na, ito na. Ito na si ang aking suki. Ay bayan, makinig muna kayo ha. Huwag yung puro kayo yak-yak ng yak-yak dyan. Attorney Jacqueline De Gia ng CHR. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Sir Erwin. Nako, alam mo, ma'am, ako'y laging nagpapasalamat at ikaw lang sa CHR ang walang sawang sumasagot sa tawag ko. Bagamat yung mga kasamahan mo dyan, ayaw na akong kausapin. Pero, alam ko kayo makaasa na ay, ako ay sasagot sa inyo. Ay, salamat. My pleasure po always. Ay, thank you, ma'am. Thank you. Anyway, Attorney Jack, ano, diretso na ho tayo. Sabi po ninyo, mukhang nalalabag ni General Paildon ang ginagawa niya ngayon na pagbawal sa bisita ng mga preso niya sa Jubilee Bay. Pero sagot po ni General Paildon, hindi, ito ay bilang part of the discipline at sinusort out namin kung sino-sino mga involved dito, kaya wala munang dalaw. Pero sabi po ng ninyo, eh mukhang nalalabag po ang karapatang pantao ng mga inmates na ito, ma'am. Yes. Sir Erwin, recognize natin na may nalabag sa mga internal yung Q4 dahil may napasok nga ng mga kontrabando, talagang tungkulin nila na actionan yung breach of their rules at the same time to impose kung kinakain. Ang sabi lang is sana to the extent possible, hindi man sana outright and blanket yung pag-deny of visiting privileges at sana po kita sila ng ilang measures. Ano po ba i-eliminate yung pagpasok ng kontrabando? Hindi naman Ma'am, sandali lang, ma'am. Attorney Jacqueline, sandali lang, ma'am. Ha? Tatawagan namin kayo. Masama ang linya, putol-putol. Hindi ko kayo maintindihan. Tatawag kami kaagad ngayon. In one second, ma'am. Sandali lang, ha? Okay, pa. Eh, wala. Eh, ganun na naintindihan ko. Attorney Jacqueline, Anak ng pusit. Kahit na rocket scientist, hindi maintindihan eh. Kahit si Nostradamus, hindi maintindihan siya sabi ni Atty. Jacqueline. Anak ng pusit talaga. Hoy! Magbayad na kasi tayo. Kaya ganyan yung ating serbisyo kasi marami tayong utang na sa PLDT. Banat pa tayo ng banat sa PLDT. Kaya imbis na limang linya ibigay sa atin, kalahati nila. Kaya... Ay, nagbabalik si Atty. Jacqueline Digi. Atty. Jack, good morning ulit. Yes, sir. Ayan, malinaw na. Oo, ma'am. Sabi nyo kanina, parang naintindihan ko, sa kayo na ay naniniwala kayo na part of the discipline, pero mukhang sinasabi nyo na may paglabag sa karapatan ng mga inmates bilang tao, ma'am? Sana, opo. Sana hindi po blanket yung pag-ibig ng punishment. Dapat po, put lang ang pulian nung kontrapato para po ito tumalipas doon sa standard of the prisoners or have mandate. Aha. Okay. So, ito ba ay tinawagan nyo na ng pansin ang Bucor at sinabihan na mukhang hindi tama yung kanilang ginagawa na pati yung iba kasi nadadamay, ma'am, ni mga wala namang kinalaman dyan? Na-inform nyo na ba ang New Bilibid? Naglabas na tayo ng pahayag hapon. Ngayon naman, ang NCRE magkakonduct ng visitation and hopefully mag-engage in a dialogue with the Bucor Chief. Okay. Alright, moving to another topic, Attorney Jack. Yung sa kay General Eliazar, sabi niyo, sisilipin niyo kung may nalabag sa karapatang pantao ni Pio Tukibede, yung kanyang dinisiplina kahapon. Well, Erwin, yung frustration ni General Eliazar, dama natin, ano? Mm. At naiintindihan natin kasi isang kotong cup ito, kawawa naman yung biktima ng extortion. Oh. And ayaw natin na ma-victimize pa lalo yung mga publiko dito. Mm.
At saka, alam rin natin yung pressure sa kanila during the past week dahil nga sa SWS survey results na nagsasabi na bumababa yung tiwala ng publiko doon sa mga pulis dahil sa mga airing cup. And so, very understandable yung kanyang frustration and yung anger niya. Konting paalala lang na idea niya sana ay magsimpi at kasi maraming nakatingin at maraming nakatingala. Isang official, ayaw natin na sa hinaharap ay baka mas malala yung mangyari ng gawin o kaya gawin ng ibang mga kapulis na makakahuli. At syempre, recognize rin natin na may karapatan rin ng mga pulis. Ma'am, sandali lang, Attorney Jack, ha, sandali lang at kausapin ko lang, pakinggan nyo lang humuna. Si Director General Nicanor Faildon ng Bucor, Bureau of Corrections. General Faildon, good morning, sir. Good morning, sir. Magandang umaga po, sir. Long time no hear. Sir, medyo itong pagpipigil daw ninyo ng pag-visitation ng mga pamilya ng mga inmate natin dyan, ng mga preso sa libang presoan, hindi lang sa New Bilibid, kundi sa Davao, Zamboanga din, at saka Mindoro at Palawan, ay mukhang may nalalabag daw kayo sa karapatan ng mga preso na bilang mga tao, karapatang pantao. Ano po ang reaction nyo rito, General Faildon, sir? Opo, yung karapatan po ng ating persons deprived of liberty, international po itong na-standard ay they are entitled to food, clothing, shelter, opo, and medical attention. Aha. All others that they will get are privileged. So yung visitation na yan, wala doon sa sinasabing standard na... Yan po ay privilehyo. Privilehyo na lang. Opo. So, gayon pa man siya, kahit na sumulat ang CHR, ay hindi nila yung papakinggan. Tuloy-tuloy yung inyong gagawin na ito. Bakit huwag ninyo ginagawa ito? Na, at hanggang kailan itong bawal ang pagbisita ng mga kaanak sa mga preso sa Bilibid? Hanggang magkaroon po ng pagtitino yung ating mga bisita kasi karamihan po dun sa ating nahuhuling nagluloko sa labas ay yung courier nila, yung kanilang mga bisita. Aha. So hindi lang po, pag binalik natin to ay higpitan din po natin yung pag-approve nung nasa listahan ng mga bisita kasi itong halimbawa nangyari sa Cebu, opo, ay itong babaeng ito ay ang nilista niyang bisita, binibisita niya ay ibang preso. Aha. Pero nung imbestigahan namin, tumatawid siya doon sa lalaking nandito sa loob. Uh-huh. So talagang may mga bisita na talagang may scheme na sila, papasok pa lang. So may sabwatan na? Opo, opo. So, kaya kinansel natin ito to review the list of all these visitors. Marami kasing nadatnan ko na dito na common law wife ang mga nakaregister. So... wala lang kaming malaking kapakakayahan na imbestigahan ng background nito kasi wala tayong mga resources. So, habang nakahinto itong pagbisita nila, ay imbestigahan natin yung listahan ng mga visitors nila para hindi maiwasan na itong kagaya nitong babaeng ito na meron na palang sabuatan, doon palang sa Cebu. Tapos nag-register ng ibang pangalan ng preso pero ang binibisita niya dito ay itong si Igot. So that's one of the reason. But other than that, marami kaming napagkasunduan ng mga preso na mag-partner kami doon sa pagsasaayos ng management sa kanila. At sa aming manifesto, meron kaming agreement, written agreement, ay hindi sila nakatupad ng maayos doon sa side nila. So ito ay isa sa ayos natin. Hindi pwede kasing ang masusunod dito sa correction facilities ay yung ating mga PDL. We have to put order in the management. Ayun. Yung CHR naman, naintindihan naman natin yan. Sausaw ng sausaw yan. Easy, Director. Maraming salamat po, Director General Nick Faildon ng Bucor. Good morning, sir. Salamat po, sir. Nako, Attorney Jack. Narinig mo siguro, may ikukulong pa kayo doon sa New Believer, Jesus Maria Joseph. Ano reaction nyo roon? Parang ayaw ko kasi mag-cooperate, mukhang may iniimbestigahan nung sila at gusto lang malaman and get to the bottom of this, sino-sino mga involved at saka yung mga bisita ro kasi, ma'am, yun ang nagiging courier doon sa online na, Shabu online na selling nila, ma'am. Alam mo, Sir Erwin, pansyan, legitimate yung concerns nila.
and I can only commiserate also with the magnitude of the problems that they're confronting. And siyempre, ayaw natin pang-droga dyan, ayaw rin natin pinungading yung mga bilanggo. At dapat natin may katumpatang patusa. Allowed naman yan under the rules. At siya sabi lang natin, tama dapat patusa. And maganda yung sabi ni Chifile doon na sabi sa mga rights persons deprived of liberty. At pag-release na ako, base sa Mandela rules, sabi nga, yung pag-event na binitigay ay kailangan maayos. Walang prejudice ito doon sa physical and mental health of a prisoner. So, yung visitations kasi, napaka-importante yung mental health ng isang prisoner. Kaya lang maaaring silang gawin ay gawin mas stricto para nila mabuti at supervise yung visitation. And hopefully, masolusyonan nila agad ito para the soonest possible time at maibalik yung privilege nito. At yung pakikisaw ko po, sensa na kasi tungkulin po talaga ng CHR na mag-monitor po ng government compliance with the obligation. So, naiintindihan po natin tungkulin nila. Nawa po ay maintindihan din po ng publiko yung aming tungkulin. Nako ma'am, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtugon sa aming tawag. Alam niyo, medyo mo, kahit na critical ho yung aming interview, ay sinasagot niyo pa rin. Thank you. Sana ho wag ho kayo manawa, ma'am. And we're giving CHR an opportunity po to answer. Ano po? Very appreciated po yan. And mabuhay po kayo. Mabuhay. Magandang umaga, Attorney Jacqueline De Guia. Aha. Sabi ni Evelyn Reyes, isang caller, CHR, platform ng mga masamang tao. Kay General Pael doon nga, mga sawsawero. Lagi na kayo yung sawsaw. Oh. Oy! Oras, 3 minutes after 11 a.m. Time now, 11:07 a.m. Araw po ng Webes, ikapito ng Marso 2019. Mm-hmm. Thank you! Eto muna tayo, eto. Oo, habang mahimbing po ang ating pagtulog at tahimik, akala natin payapa ang gabi. Naku, may mga nangyayaring kalokohan. Diyan kumikilos itong mga drug pusher, mga drug lord. Gustong-gusto nila ang gabi. Eh, pero nakaantabay po ang ating mga otoridad. O tulad na lamang nito, lalaking tulak ng shabu sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Huli sa bypass operation. Suspect na pag-alaman namang sangkot din sa pagpatay sa isang tricycle driver noong nakaraang buwan. Yari ka, Manoy. Narito ang report. Pagdating pa lamang sa istasyon ng pulisya, sinugod agad ng isang babae at inundayan ng hampas ang isang lalaking na aresto sa isinagawang bypass operation sa Barangay Holy Spirit, Quezon City kagabi. Hindi pa doon nakontento ang ginang dahil pinagpapatukan niya rin ang suspect at pinagmumura. Ang dahilan, ang naturang lalaki pala ang tinuturong pumatay sa tricycle driver na mister niya noong Pebrero 15. Kwento ng ginang hinoldap at binaril ng suspect na kinilala ng si Julius Santos, ang mister nitong si Wilson de Guzman habang bumabiyahe sa Barangay Holy Spirit. Natangay ni Santos ang hawak na pera noon ni de Guzman na abot sa 25,000. Matapos ito ay nagtago na ang suspect at di na nagpakita pa sa lugar. Sobrang nanggigigil po ako. Gusto ko po talaga siyang parang ako na lang papatay sa kanya. Positive, Tom. Posas. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan namang nahuli si Santos matapos makorner sa isinagawang bypass operation ng Batasang Police Station kagabi. 5 sachet ng shabu at bypass money ang nakuha sa suspect. Pero itinanggi ni Santos na tulak siya ng illegal na droga. Hindi po totoo yun, sir. Gumagamit lang ako, sir. Hindi ko nga alam ba't nandiyan sa harapan ko yung mga yan. Maging ang pagpatay kay De Guzman, itinanggi rin ng suspect. Hindi po. Construction worker po ako. Hindi po mamatay tao. Ayon naman sa Batasan Police, nasa top 10 most wanted drug personalities nila si Santos. Pangatlong beses na rin itong nakulong dati sa patuloy na pagtutulak ng illegal na droga. Bukod sa pagtutulak ng illegal na droga, ang illegal activities pa nito ay involve siya sa series ng pang-holdup, akit bahay, at iba pang krimen.
Last February 15, meron tayong shooting incident dito sa area ng Batasan Police Station 6. And one of the eyewitnesses identified him na siya ang isa sa mga perpetrator dun sa shooting incident na nangyari na. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakarapin ni Santos. Desidido rin ang pamilya ni De Guzman na ituloy ang kasong murder na iahay nila laban sa sospek. Masaya po kasi po mabibigyan ko na po ng justice yung pagkamatay ng asawa ko. Tatlong anak namin ang nangulila, marami pa kami mga pangarap. Pero sa ganun, mabait po yung asawa ko. Bakit ganun po yung ginawa nila? Weng De La Peña, Radio Pilipinas. Ngayon talagang alam ko, Salome, nasira talaga yung tatlong sasakyan ng Batasan bus liner. Kasi ito yung mga dapat ibinibiyahe, hindi nakabiyahe. Tatlong beses na nakulong. Nakapatay pa. Hindi na ibiyahe, hindi nakasakay sa Batasan bus liner kasi sira yung body number 666, yung 0210 at saka 123. Sira lahat. Pero kung gumagana, ay nako, baka sa first trip pa lang ito, sumakay na. Ay, Batasan bus liner! Ayusin niyo yung mga bus niyo dyan. Laging mga walang biyahe na ngayon, ha? Parang humihina. Ay, nako. 11 a.m. 11:11 ng umaga. Uy, alas 11:11. Oh, maswerte yun. Hindi natin yun, no? Sayang. S, 11:11. 11 segundos. Ano na namang... ano yan? Pumpiang. Oh. Oh, pumpiang na naman. Oh. Anyway, ito naman. Oh. Mag-live-in partner na racket na pagtutulak ng Shabu, arestado. Hmm. Sige! At dalawa pang lalaki mula Antipolo naman, dumayo pa sa Quezon City para magbinta ng illegal na droga. Abay, naglako pa yung mga buwang. Huli sa Baybas. Buti nga, narito ang report. Sa makipot at pasikot-sikot na lugar na ito, sa sityo Paho sa barangay Baysa, Quezon City, naaresto ang isang mag-live-in partner na sinasabing tulak ng shabu sa lugar. Sa ikinasang Baybas operation, 200 pisong halaga ng shabu ang nabili sa target na si Wilma Del Monte, 35 anyos, at kinakasama niyang si Juan Lito de la Serna, 45 anyos. Ayon sa pulisya, matinik ang dalawa kahit nahirapan ang pulisya na matukoy ang kanilang kinaroroonan. Ito po yung matagal na natin sinusubaybayan. No? Palipat-lipat lang po ito kasi dito yung mga barangay natin halos dikit-dikit lang. Actually, alias lang to nung yung mga pangalan lang nila, mga aliases lang, yung mga sinusunda natin. And then later on, nagkandak tayo ng bypass operation, nag-positive naman. Aminado naman si Del Monte na mula sa pagiging runner, nag-level up siya bilang pusher na sa lugar. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang kinakasama sa illegal na gawain. Binibinta po. Binibinta po. Wala pong kinalaman ng asawa ko. Sir, iwanan niyo na lang po yung asawa. Wala pong alam yan. Wala pong alam yung asawa ko dyan, sir. Di man ako talaga kasali. Namin naman po ng asawa ko. Si anak ko ngayon. Sinama nila ako, sir. Sa huli, umamin din si De La Serna na alam niya ang illegal na gawain ng kinakasama. Kasi nagtatrabaho po ako, sir. Pero asawa talaga. Alam ko naman din talaga na lumidiskarte. Na-recover sa dalawa ang 10 sachet ng shabu na abot sa halagang 170,000 pesos. Mula Antipolo City, dumayo naman sa barangay Talipapa ang dalawang lalaking ito para sana magbenta ng ilegal na droga kagabi. Pero ang hindi nila alam, pulis na pala ang kanilang katransaksyon. Kinilala ang mga suspect na sina Rodel Seblano, 31 anyos, at Janry Dinaon, 24 anyos. Nakuha sa kanila ang 10 sachet ng shabu at 200 pisong Baybas money. Git naman ang dalawa, hindi sila tulak kundi taga-deliver lamang ng illegal na droga. Di naman po, napag-utusan lang. Napag-utusan lang na ano? Ihatid po yun. Ihatid po. Maharap ang lahat ng naaresto sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng De La Peña, Radio Pilipinas. Sige lang! Sige lang ng sige! Ay, benta lang ng benta. Huli lang ng huli din.
Ala kayong kasawa-sawa, ha? Dalawang mag-isawa, nagsisinungaling pa. Wala mo, wala mo, asawa ko. Pag mukat-mukat mo, mamaya, umamin din. Opo, may kinalaman asawa ko. Loko-loko. Ay, nako, Diyos ko po. Ano ito? Yung aming pong atabayanan ho natin, yung ating senior correspondent, si Ariel Fernandez, ay naroon sa Camp Bagong Diwa. Ito yung binabanggit ko kanina. Ay, arestado na naman ilang mga pulis. Sangkot naman dito sa kidnapping for ransom at murder. Diyos ko po. Kidnapping na, ransom pa, murder pa. Diyos ko po, ala naman ka. Mas grabe itong ginawa ng mga ito kaysa doon kay Kibete. Eh si Kibete, sinamburot, sambunutan lang. Baka itong tatlo ito, lulutang ito sa Pasig River. Sige nga. Nasa linya na po ng aming telepono ng aming senior correspondent, Ariel Fernandez. Come in! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Boss Erwin, nandito ako sa National Capital Region sa tanggapan ng Regional Operations Unit. Ito ay ipinunisint dito, unang-una, itong police. Dating kung matatandaan mo, yung pitong police na nangungutong at di mo rin sinasabing may kaso ito ng kidnap for ransom. At ito ay punisyon dito. Ang mga polis na ito ay dito na sa loob mismo, sa loob ng Camp Bagong Diwa sa NCRPO. Inaristo ang mga ito, batin na rin sa warrant of arrest na itinalabas ano, ng Las Piñas. May kaugnayan sa kanilang kaso na pipirahan din na naaaresto nila ng nagsumbong at nagresulta na pagkaka-aresto ng mga polis na ito. Ang mga polis na ito, Erwin, ay hindi na nahihiya, no? Hindi na nagtakip ng kanilang mga buka, ay talagang hindi nakayuko at talagang ano, baliwala yung kanilang kahihiyan habang hinaharap dito sa mga mamayag sa NCRPO. Yung pong mga polis naman sa bahagi ng Marikina at sa Pasay, hindi pa ipinipresent dito ngayon ni NCRPO Director. Subalit may reaction na siya doon sa mga nagalit sa kanya o di kaya natuwa sa kanyang ginawa doon sa isang pulis na kanyang kwinidyuhan. At sinabi ni Major General Eliazar, hindi niya sinaktan ang naturang pulis doon sa mga social media kasi na di umano'y nasubrahan ang kanyang ika nga ay damdamin ng kanyang makaharap ito. Hindi niya sinaktan ang katotohanan. Ayon kay General Eliazar, gusto lang niya makita eye to eye itong si Kibete. Kaya't kanyang pinipilit na makaharap sa kanya ang mukha nito at hindi niya sinasaktan. Dinuro-duro niya, tama, sabi niya. Pero kung may labag sa batas ang pagduro-duro, ay talagang wala siyang problema. At sinasabi ni General Eliazar na ang pagbati sa kanya o pagpuri sa kanya ng Pangulong Duterte ay nangangahulugan lamang ito. Dahilan sa anya, tuloy-tuloy, consistent ang sinasabi ng Pangulong Duterte laban sa droga, kung kaya't ang ating kapulisan ay dapat tuloy-tuloy din ang sinasagawang paglaban dito. At Ariel, hindi ito tolerate. Ariel, anya, hindi, Erwin. Paging ang mga netizen kahapon, Ariel, sa social media ay kokonte, ha, kung wala man ay merong kukilan-ilan, ha, versus doon sa mga kumontra, abay daan-daan libo ang nagsasabing thumbs up at good job daw ang ginawa ni General Eliazar diyan sa Loko-Lokong Police niyan kay PO Tukibete. Oo, Erwin, ang sinasabi ni General Eliazar, tama lang, dapat lang na ipahiya itong mga bugok ng mga pulis na ito dahil saan niya ay ilan lamang ito na mga pulis na hindi anya gumagawa ng matama sa hanay nila. At kung kaya't kapag ganito anya, dapat lang na ipahiya, ilantad ang mukha para hindi pamarisa ng iba pa mga pulis na maaaring gagawa ng halintulad ng kanyang hakpangin. Itong pagharap doon sa mga pulis na pito dito sa Las Piñas Police na naaresto noon na may kinalaban siya sa drug operation na nangihingi ng pera. So, pero mayroon pang guide, Erwin. Anong mangyayari dyan sa pito na yan na involved sa kidnapping for ransom? Anong mangyayari na sa kanila ngayon? Ito, turnover ito doon sa kung saan ipinalabas yung warrant of arrest at doon ito ikukulong ng
korte at mag-aantay na lamang ang ating interview kung ano ang magiging hatol naman nito ng kataasasan o itong hukuman laban sa pitong poliser. Alright, Ariel. Maraming salamat. Mula rito sa bahagi ng National Capital Regional Camp Bagong Diwa sa Taguig, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Ariel Fernandez. Thank you. Live po yan mula sa Camp Bagong Diwa. Aba, bayan, naku, talaga namang sunod-sunod din. Ayan ang sinasabi natin, hindi po nagbibiro ang pamunuan ng Philippine National Police. Seryoso po na si Bakin ni General Albayalde ang mga tiwaling police. Bakit kanyo? Ang dami pong ang haba po ng pila ng mga nag-a-apply sa pagka-police. Mantakin mo, starting salary mo ay 30,000. Starting, ha? Mantakin mo pag bibigyan ka na ng baril, saan ka nakita na may baril ka na, may 30,000 ka pa? At may tsapa ka pa? Oh, completos ricados. Oh, mag-OJT ka, nag-OJT ka na, meron ka na sweldo? Oh, saan ka pa? Oh, 30,000. May pag-asa ka pa, maging opisyal, maging lieutenant, captain, major, colonel. May allowance pa. May allowance ka na, may sweldo ka, may baril, completos ricados. Natural. Oh, saan ka makita dyan? Mag-apply ka sa isang gobyerno, kahit sa privado, wala. O kahit sa gobyerno, mag-apply ka sa anong ahensya ng gobyerno. Mag-apply ka dyan, kunwari, sa PCOO. Bibigyan ka ba dyan ng baril? Wala. Oh, Sus Marie Josep. Oh, magkakaroon ka dyan, lalakas yung mga binti mo dahil kaakyat dito sa building na ito dahil walang elevator. Ang benepisyo mo pag ikaw ay nagtrabaho sa PCO o sa PIA, lalaki ang mga legs mo at muscle dahil aakyat mo yung mga hagdanan araw-araw. Yun ang benepisyo. Ay, lalakas naman ang binti mo. Kaakyat. At may exercise ang puso mo. Ay, nako! Oo, sobra-sobra. Nagpapatawag na nang? Kala, sino to? Kala ko eh. Nagpapatawag na nang magawa ng maintenance ng elevator. Ikaw naman talaga, di mo naman nilagay. Nagpapatawag si Jel Bato. Akala ko nagpapatawag na ng elevator. Wala. Anyway, ang punto de vista lamang ho namin dito ay ang sinasabi ho namin, ha, kayong mga pulis kayo, completos ricados, sweldo, allowance, baril, at may mga retirement benefits pa. Magtrabaho naman kayo, lalo na sa mga tiwali. Ha. Yung mga gumagawa na ng tama at maganda ng trabaho, maraming salamat po sa inyo. Yung talagang... Pero doon sa mga bastos ka, kagaya nila Kibete, kagaya itong pito na kidnap for ransom, napaka walang hiya ninyo, nagkakandakuba kami sa pagbabayad ng buwis para mapasweldohan kayo. Ang sweldo ng mga ito galing sa buwis natin eh. Kasama niya sa mga IBAT na yan, mga excise tax na yan. Hindi na kayo nahiya niyan. Tinaasan pa ang sweldo ninyo ng Pangulo. Pagkatapos ang kapalit lang pala ay ganito. Diyos ko po. Sige, tawagan na si General Bato. At kung ready na ba siya, kasi itong otso diretso ho, nagre-reklamo. Bakit daw ayaw silang makipag-debate ang PDP? Tatatakot daw ba ang PDP? Oh. Sabi ni Coco Mimintel, yung presidente yata ng PDP o chairman, ay sinasabi, hindi sila takot. Ang sabi ng otso diretso, huwag kayo magtago sa saya ni Sara Duterte. Sinabi ni Ocho Diretso, ni Sumira Gutom. Ha? Sumira Gutok. Nasa linya ng telepono si... Ako, ito kababayan ko. Walang iba kundi si Nooy General. Ngayon ay senatorial candidate Ronald Bato de la Rosa. Maayong buntag, sir! May buntag siya. Erwin. May buntag. Sir, reaction lang. Sabi ni ng Otso Diretso, mga wag daw kayo magtago sa saya ni Mayor Sara na ayaw niyo makipag-debate raw sa kanila ng mga PDP. Anong reaction mo rito, General?
Sabihan mo sila, Erwin, na... Hello? Yes, sir, go ahead. Hello? Go ahead. Go ahead, sir. Sabihan mo sila na... Hello? Go, sir. Erwin. Go dito, sir. Nakikinig ako sa'yo. Pakisabi sa kanila na hindi nga ako takot. Hindi nga ako magtakot magkipag-gira sa NPA, magkipag-gira sa mga terorista. Sila pa. Si Bate lang yan. Hindi man makakamatay yung si Bate. Bakit ako matakot sa kanila? So, wala ako panahon dahil busy kami masyado sa aming sorte. Araw-araw yung aming pangangampanya. Tama. Sila, kung wala silang, wala nang inibita sa kanila na mangampanya, eh bakit idamay nila kami? Sabihan mo sila. Eh, yun na talaga ang purpose nila, sir. Kailangan nila ng publicity, kaya kailangan nila makadebate si General Bato de la Rosa. Ay, so sabihin mo sila na kahit sila lahat, ako lang isa. Lalabada ko sila ng debate, hindi ko natatagpuan. Eh, pero naka-schedule yung aming mga sorte araw-araw. Oo. Anong sabihin ng mga host namin na mga nag-organize kung isabi namin para lang... Para lang magatin sa debate nila. Magalit rin yun. Maluoy ka naman, sir. Kaya wala naman sila yung media mileage. Kailangan talaga makadebate ka nila kay para lumabas sila sa TV. Ayun, kung sabihan mo sila kung gusto lang debate, yung 8 diretso lang, maghati sila, 4-4. Tapos yung 4 mag-pro, yung 4 mag-con sa isang issue, sila magdebatehan para masaya sila. Tama sir, tama. Kasi ang sinasabi pa, isa pang panghuli na lamang sir. Ano po ang reaksyon nyo rito raw? Kaya ayaw nyo makipagdebate kasi wala naman daw performance ang gobyerno ni Duterte. Yung mga kasamahan ninyo, wala mga performance. Non-performing daw kayo. Nako. Sila, nakailang taon na yung kailang gobyerno, ano nangyari? Yung sa atin, ano mga, wala tayong salita, wala tayong debate. Puro gawa itong Duterte. Puro gawa. Ay, gusto na magbilangan tayo. Baka matapos yung programa mo, Erwin. Hindi maubos yung mga accomplishment na Duterte administration. Tama, oo. Sir, sir, panghuli na lang, panghuli. Yung ano, yes. Reaction ninyo dito na talagang yung pagdidisiplina ni General Eliazar doon sa Iskalawag na polis, tama lang ba yun? Ay, kung ako lang, hinampas ko pa yung ulo sa dingding. Dapat hinampas yung ulo sa tindi yung gago na yun. Bakit naman sir? Sabi ng CHR, baka nalabag may karapatang pantao din ng mga Iskalawag na pulis. Ngayon, ganyan na naman sila. Tapos kung hindi kapagalitan ni Eliazar, sabihin naman nila na walang kwenta ang pulis. Pinabayaan yung pulis na napusado. Ganun na naman sabihin nila. So, tama lang yung ginawa na disiplinahin is General Eliazar. Ay, tama lang yun. Ako nga, baka inuntog ko na yung ulo na yun sa Patreon. Agoy. Anyway, dapat? Senator Ronald Bato de la Rosa, sir, daghang salamat in tawon. Mayong buntag ka nimo. Daghang salamat, Erwin. Mayong buntag. Ganun sa lang. Sabi ko na sa'yo, dapat niya natin tinawag. Tingnan mo, ihampas niya rin yung ulo sa dingding. Lalo pang sumama kayo. Okay na eh. Okay, kung siya rin tatanungin, hinampas niya sa dingding yung ulo. Di nabiyak yung ulo nun. Sabi ko na eh, mas matindi ito. Kasi ito na pa na inaabutan ito yung PC, yung sinusuntok sila. Binubugbog. Nung naging PNP kasi, naging parang civilian in nature ang tawag. At saka hindi mo na pwedeng basta-basta utusan yung police kasi pwede ka in-demanda dahil professionalism daw. Hindi mo rin pwedeng kulatahin. Dati, yung mga PC pa, pwedeng batukan, tadyakan ng opisyal. Habang naka-formation na gano'n, pwedeng sampalin ng kuan. O kaya nga si Eliazar, maingat na maingat, hindi niya sinuntok. Ay, kung si Bato ang sasabihin mo, sabihin ni Bato doon sa mga kameraman, patayin niyo lahat yung mga video ninyo doon. Sigurado. Pagkatapos, sabihin ni, paglabas sa opisina ni Bato, bakit may mga putok yung mukha, sabihin niya, nauntog. Eh, totoo naman nauntog dahil iuntog ni Bato de la Rosa sa dingding yung mukha ng tao. Ako, Diyos ko po. Alas 10, 29 na... Ay, alas 11. Ayusin mo yan, pati yung baterya ng relo natin, may diferensya. May diferensya ng telepono natin dahil may utang tayo. Pati baterya nitong LED clock. 11:29 ng umaga.
Nasa linya si Senator Coco Pimentel ng PDP Laban. Magandang umaga, Senador. Sir, good morning. Good morning, may imbuntag, may imbagnabigat, Erwin, sa lahat po na nakikinig. May imbuntag, sir. Sir, nagtatago lang daw ang PDP Laban sa saya ni Mayor Sara Duterte. Luwabas daw ang PDP makipagdebate sa otso diretso. Sen, reaction please. Well, handang-handa naman po kami makipagdebate sa kanila. Pero very busy kasi kami, Erwin. Maganda yung problema ng PDP Laban kasi kaming na mabago ko to. Adapted din kami ng HNP. Tapos may sarili kaming partido. So ang schedule namin doble-doble. May sarili kaming schedule na rally. Ang HNP may 100 plus din na rallies. So very busy po kami. Kung hindi sila busy, maghanap muna sila ng gagawin para maging busy sila. Habang nag-uusap kung kailan kami magde-debate. Natatakot daw kasi para pinapalabas sila ngayon, sir. Natatakot lang ang PDP makipag-debate kasi wala raw performance. Ano po ang reaction niyo dyan, sir? Kung tutusin, nakakuta na kami sa mga debate. Hindi naman kami nagtatago kasi ako mismo naka-participate na ako sa national TV debate. Naka-national radio debates na ako na dalawa o tatlo. Tapos meron pa akong mga talk show debates, mga dalawa o tatlo. Ang alam ko si Bato, si Mangudadato, at saka si Tolentino, sinalihan nila lahat. Ako may na-miss ako isa. Sila perfect attendance. Ako absent sa isa lang, isa lamang. So, masasabi po ba natin na hindi pa kami nakakuta? Yun ho yung sinasabi kasi nila at laging tinitira para at nag-request pa sila sa COMELEC na kung pwede ro ay mag-organize ang COMELEC ng isang debate. Pero sagot ng COMELEC, parang ala na ho yata ang oras, Senator. Actually, mahirapan ng COMELEC kasi sa dami nga ng kailangan niyang gawin. Apo. Kasi ako nga rin mismo, kasi tinignan namin yung schedule namin. Tanda mo na ang mga rally namin. Enero pa lang, Pebrero, inayos na po namin lahat yan. Kaya kung mag-a-adjust tayo, napakahirap. Ang dami pong kailangan sabihan, ang daming madi-disappoint. Baka mabawasan pa kami ng boto kung magka-cancel kami ng mga rally na marami nang excited. Pero so, sir, ayusin natin yan. Mag-assign ako, Erwin, ng isang party member na makipag-ugnayan sa Ocho Diretso para subukan namin masolusyonan itong problema. Pero obvious naman, sir, na gusto lang sumakay itong Ocho Diretso para pre-miling sa ikang coverage sa TV, sa mga dyaryo, radio, television. Kaya gusto lang makadibati sa inyo para sumakay sa popularity, ika nga. Yun ang malaking problema kasi tignan mo, makapag-agreement kami ng petsa, ng lugar, debate. Tanong, i-cover ba ninyo kami? kasi libre naman yun, hindi naman kami magbabayad. Hindi nyo kami i-cover, di wala rin silang nakuha. Nako, kaya kayo na pinapalabaso nila na I think their own time yata, sir, their terms yata. Parang ganun po yung terms nila. Ano ulit yun, Erwin? Hindi ko nakuha. Sa kanilang oras yata na gusto nila, tsaka place, yung gusto ho nila. Their time, yung kanilang... Hindi nga, yun nga ang point ko. Ako yung magtatalaga ng isang membro ng PDP Laban na makipag-ugnayan sa kanila. Pero kunyari, i-assume natin na mayroon kaming agreement, mayroon petsa, may araw, may lugar. Inanunsyo namin, tapos i-cover ba kami ng media ng libre? Yun ang tanong. May gastos yun, sir. Yung deployment ng mga gamit, equipment. So kahit na magawa namin yan, babalik ang tanong ngayon sa media, i-cover ba ninyo kami ng libre? Pero kung dito lang sa Metro Manila, okay. Pero kung sa probinsya, medyo mahirap, sir. Okay. Sige. Mabuti naman kung meron palang interesado rin na mag-cover. Anyway, nako, maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Maayong buntag kanimo, sir. Maayong buntag. Salamat sa tanahan. Salamat po. Dito sa Metro Manila, okay lang. Pero sabihin mo man, debate sa Cebu, ay natural. I-deploy mo yung mga satellite. May budget yun. Pag-deploy ka ng mga engineer, deploy ka ng mga cameraman. Buti sana kung yung gamit yan, parang hand carry lang. Mabibigat yung mga gamit ng mga...
mga dish na yan, satellite dish. Ay halos million din ang gagastuhin ng isang network niyan. Ay mahirap, baka hindi nga makover. Oras po natin sa buong kapuluan ay alas 11:35 na ng umaga. Diyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Ay happy birthday po muna sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday! Happy birthday, Tess Miguel! Happy birthday! Mm-hmm. At sa mga nag-anniversary, mansari dyan, happy anniversary, happy mansari sa inyong lahat. Alas 11:37, kanina nga ho nabanggit natin na ang Department of Education ay nagpalabas po ng isang kautusan at ipinagbabawal yung mga teacher, di ba mga teacher, ginagamit yan ng Board of Elections Inspector o Board of Inspectors, BOI. Yung iba, sila doon ay mga watcher, ha? Hindi, doon sa sila nag-assist sa mga butante. Sila ay nagsasaksak sa mga ballot box, okay? Kung kayo po, at kayo nakikinig sa akin ngayon, kung kayo ay miyembro ng Alliance of Concerned Teacher, isa pong organisasyon ito, pero ngayon ay party list na. Kung kayo ho ay miyembro niyan, ay bawal po kayong maging Board of Election Inspectors. Dahil conflict po sa inyong interest yan, dahil ang inyong grupo ay may party list na ACT at kasama sa party list. Ayun ang sinasabi ng DepEd dyan. Kung gusto raw ninyong ika nga ay maging 6,000 pala yung allowance dyan sa maghapon. Oh, 6,000 ang honorarium. Isang araw, natural. Aba, kung gusto raw ninyong maging Board of Election Inspector o gusto yung maging inspector, mag-resign muna kayo sa ACT. Otherwise, huwag na kayong bumoto ay maging BOI dahil marami naman tayong teacher. Yun ang sinasabi nila. Oo. Yan ang sabi rin ng Department of Education. Nakausap na raw ng DepEd yung mga opisyalis ng iba't ibang mga paaralan, ha? Sinasabi nga na ipinagbabawal na pag ikaw ay teacher at ikaw ay kasapi ng Alliance of Concerned Teacher, ha, ay hindi ka pwedeng maging Board of Election Inspectors sa kadahilan na yung grupo mo ay may party list kasama sa party list. So abay, kailangan bumitaw ka muna dyan bago ka maging Board of Election Inspectors. Bawal yan. Kung gusto mo talagang maging Board of Election Inspectors, mag-resign ka. Sabi nga sa Central Luzon at Eastern Samar, ha, inaanunsyo na ng DepEd dito sa mga lokal na paralan, sa mga seminar ng mga teacher na ipinagbabawal po na kapag sila ay teacher pero miyembro ng ACT o ng Alliance of Concerned Teacher, hindi sila pwedeng sumali dyan sa eleksyon bilang mga inspektor, ha? Dahil sa kadahilan ng conflict of interest. Hindi nga, bawal yun eh. Pag ikaw ay... kasi dapat pag ikaw ay Board of Election Inspector, dapat ay wala kang kinakatigan. Wala kang partido. Ang partido mo lang ay ikaw ay Pilipino. Correct ka dyan. Kaya nangyari ngayon dyan. So, yan ay... isa pang good news, ha. Yung naalala mo ba, Salome, yung binanata natin dito? Yung official ng DepEd na Technical Vocational and Learning dahil yung sa mga ghost delivery? Relieve. Maraming salamat po, Secretary Leonor Briones. Thank you very much, ma'am. Relieve si Manoy. Sabi, marami talaga nakakinig pala sa programang ito, mga opisyalis ng gobyerno. Buti ka CIDG, si Puday Os. Ay relieved din. Yun ang huli ng mga kameraman. Na naglalatag lang ng kable papunta sa bungan, hinuli na, gambling daw. Paano naging gambling? Hawak nila kable. Buti sana kung pantaya. Ay kaya relieved. Yung director naman ng DepEd ng TBL Division, relieved din. Puro relieved sila lahat. Ubos, pati pantubos.
Hindi kayo umayos sa inyong trabaho, masisibak talaga kayo, Sus Mario Joseph. Eh. Kaya ayus-ayusin ho ninyo ang mga trabaho ho ninyo, ha? Dahil marami ho nakabantay na ngayon, may mga social media na kung tawagin, ha? Na nagbabantay 24/7. Hindi kayo makapagluko-luko dyan. Ayusin niyo kung kayo ay nasa government service, ayusin ang inyong mga trabaho para hindi kayo sumisikat sa maling pamamaraan. Di ba? Teka muna, ito muna ang reaksyon ng ilang mga kababayan natin na ipinadala po sa aming Globe at Smart Hotline. Itong Chita Gascon. Chito po, Chito. Hindi Chita. Lalaki po siya. Ng CHR Criminal Hayop Rights. Isip po, Commission on Human Rights. Hindi po criminal yung mga hayop rights. Ay kakampi ng mga killer, rapist at kutongero. Type na type ni Chita ang mga bad boy. Pero wala siyang paki sa mga biktima na dingbak siya at pedophile. Easy. Chito, hindi Chita. Ito, napasama ka rin dyan. Ay, teka muna. Ay, mega, hindi ko alam kung ito ay good news ba ito. Bad news, parang bad news ito. Kung kayo po ay dadaan dyan sa NLEX. Ay, ngayong Mayo daw, tataas na yung toll fee ng NLEX. Kung bakit ating alamin mula kay Engineer Albert Swansing, ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board. Magandang umaga po, Director Swansing, sir. Magandang umaga rin, Erwin, at magandang umaga sa mga nakikinig sa inyong programa. Apo, long time no hear, sir. Diyan na pala kayo. Sir, matanong ko lang, bakit daw, anong dahilan ng NLEX at magtataas sila ng toll rate? At ito ay inaprubahan ng TRB. Actually, yung hiling nila, base doon sa kanilang petisyon, na magtaas ng toll fee, no, sa paggamit ng kanilang expressway, matagal na yan 2012 pa yan. Oo. Ngayon lang nagkaroon ng, recently lang, nagkaroon ng desisyon on the part of the Toll Regulatory Board na pagbigyan yung kanilang kahilingan. Magkano yung approximate na increase ng, sir, average increase ngayon dito sa NLEX starting sa May 20? Okay, March 20 actually. March 20, hindi May 20. Oh, next month na ito, yung month na ito. Sige po. Tawag nito. Ang sample computation natin, ano, for class 1 vehicles. Apo. Yung dating sa ngayon, ang binabayaran natin is 45 pesos. Apo. Magiging 55 'yan. Ah, 10 piso. Opo. Opo. Yan yung open system. Ngayon doon sa closed system natin, yung closed kasi magmula ron sa Marilao North hanggang sa Santa Ines. Per kilometer na ang ano natin diyan, ang charge diyan So kung diretso ka, kung class 1 vehicle ka, ang magiging ang kung nagbabayad ka ngayon ng 234 magiging 258. Okay. Oo. 'Yon. Oo. Right. Yan ang sample computation natin. Okay, sa NLEX lang po ba kasama na diyan yung iba pa mga yung kagaya ng mga Tiplex, hindi pa naman, wala naman silang request at iba pang mga SCTEX, wala pa naman. Meron mga pending silang request sa atin, ano. Like for example yung SCTEX, matagal na rin 'yan, 2011 pa 'yan. Tapos yung SLEX, saka yung Star Tollways. Meron din sila naka-pending na request sa atin na kasalukuyang dinideliberate ng board. Ayun, alright. Okay, well, sir, maraming salamat po, Director Sansing ng Toll Regulatory Board. Thank you very much, sir. Good morning. Maraming salamat din, Erwin. At I hope maunawaan ang ating mga kababayan ano, tungkol dyan sa increase na yan. Oo. At makikita naman natin ng improvement ano, sa as far as yung paggamit as tollways natin are concerned. Like for example, yung mga maintenance work na ginagawa dyan. Oo. All year round dyan. Hindi naman pinalalaki yung lubak bago gagawin. Oo. Talagang inaasikasong gawin yan. At
sinisigurong pero maging maayos. May napapansin lang pala ako, sir, baka pwede nyo iparating sa NLEX. Eh, pag nag-repair naman ho sila, baka pwede naman sa gabi gawin, sir, mga hating gabi. Huwag naman nung isasabay nila pag Sabado, dyan nag-i-asfalto. Eh, minsan ho, yung two lanes nila dyan, nagiging one lane because they do it in the morning or afternoon. Hindi mo ba po pwede ng hating gabi, starting 12 midnight, at kukunti sa sakyan hanggang 4 o'clock in the morning rather than do it na mga ng mga alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, talaga magkaka-traffic-traffic, Director. Actually, yung pag-schedule ng road maintenance, like for example, yung siguro yung napapansin yung nagre-repaving, depende yan kung ano yung extent eh. Kasi kung minsan, talagang, hindi naman yan umaga lang, kundi pag inumpisahan niyang gawin, 24 hours yan. Ah, okay. 24 hours yun. Hindi yan yung sa gabi, pwedeng gawin sa gabi o pwedeng gawin sa araw. Meron mga maintenance work na gano'n naman ang ginagawa. Gagawin sa gabi, tapos sa umaga, hinihinto. Pero kung halimbawa malawak yung maintenance work na gagawin, like yung repaving, no? Talagang kinakailangan 24 oras yung trabaho para matapos kagad. Isa pa sir, isa pang concern ng mga kababayan natin dito sa SC Tex, lagpas ng NLEX, pag SC Tex ka, papunta ka ng Clark, papunta ka ng Subic, papunta ka ng Tarlac, yung SC Tex dyan. Sir, parang wala hong CR dyan. Kailangan ka muna maghanap ng mga punong kahoy. Hindi mo po pwedeng lagyan po dyan ng mga, para matagal ko na pong sinasabi ito and I keep on calling their attention, na baka pwedeng lagyan dyan sa SC Tex. Kasi bihira po yung gasoline station dyan, hindi kagaya ng NLEX. Eh sa SC Tex, ganun din. Ganun din po sa Tiplex. Baka pwede po nating lagyan ng mga ihian dyan, lalo na po mga babae. Alam nga ba naman yung babae, iihi sa damuhan lang po. Kailangan nilang lagyan yan. Di po ba? Kailan mo kaya po pwedeng lagyan ng SC Tex? Tama ka dyan, Erwin. In fact, ako nga, nagiging problema ko rin yan. Pansamantala kasi ang ginagawa ng SC Tex, merong mga latrines or mga comfort rooms doon sa mga exit points ng along SC Tex. Although pag papuntang Subic medyo may madalang ng konti, pero we'll bring that to the attention of Metro Pacific, no? Para lang sa ganun, yes, maglagay kahit yung temporary latrine lang to address yung requirement ng mga motorista natin. Alright. Nako, Director Sonsing, maraming salamat po, sir. Magandang umaga, mabuhay po. Maraming salamat din, Erwin. Alright, mga bayan, balikan ho natin itong issue tungkol sa Alliance of Concerned Teachers na ipinagbabawal po ng DepEd yung mga teacher na miyembro ng Alliance of Concerned Teachers na maging Board of Election Inspectors sa kadahilan ng may conflict po interest, di ba? Teacher ka pero kabilang ka sa party list na tumatakbo. Nasa linya si... Undersecretary Nepomuceno Malaluan ng DepEd. Magandang umaga po, Yusek Malaluan. Magandang umaga, Erwin, at saka sa mga tagapakinig mo. Sir, salamat po for picking up our call. Ito lang po, mabilisan. Nagsimula na po yatang inabisuhan ng DepEd ang mga teachers na miyembro ng Alliance of Concerned Teachers na hindi sila pwede na maging Board of Election Inspectors ngayong halalan dahil nga medyo conflict sa kanilang trabaho bilang Board of Election Inspectors. Gayon yung kanilang grupo tatakbo bilang party list. So, lahat po ba ito? At saka, kailan ho magsisimula ito? Na, or is it immediate na kailangan mag-resign sila? Kung... Erwin, medyo... na babahala kami minsan na naglalabas itong Alliance of Concerned Teachers ng mga hindi naman validated na information. And then they will issue condemnation of the Department of Education based on mga field monitoring nila na hindi naman nila nababalidate yung katotohanan. Kasi nag-check kami, wala namang... issue once na bawal yung mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers bilang organisasyon ng kawani. Pero kailangan nilang linawin kung sino ang miyembro ng
as a party list dahil sinasabi nila na hindi sila iisa. Magkaiba itong ACT party list at saka yung ACT as a, an association of teachers. So baka yan ang issue dahil kung may disqualification, kung miyembro ka ng isang tumatakbong party list, hindi ka pwedeng mag... mag-serve as the board as electoral board member. Pero at ang disqualification ay through COMELEC din. Hindi naman DepEd ang pero ang pagkaintindi ganun po ba sinasabi niya iba yung Alliance of Concerned Teachers, iba yung Alliance of Concerned Teacher Party List kasi ang pagkaalam mo na lahat isa lang ho yan eh. Oo nga. Lalo na kami sa media pag in-interview namin yung mga concern about teachers. Pagka convenient ay parang iisa, pagka naman convenient na dalawa ay dalawa. Diyos ko tapos po. Maglalabas sila ng mga statements na hindi naman nila validated sa ground. Tapos i-co-condemn nila ang buong pamunuan ng Department of Education. And napapansin namin ito dahil ginagawa nila ito hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa international level, yung mga ganyan na... ang iba ay sa tingin natin ay disinformation na. All right. So, ano hong plano ngayon, sir? Gusto ninyong malinawan lang na kung ikaw ay sinasabi nila magkaibang grupo sila yung ACT versus yung ACT party list. Magkaiba? At kailangan ang COMELEC ang maglinaw kung may disqualification ang mga miyembro ng party list. Ayun. Alright. Malinaw. Nako, maraming salamat po, Yusek Malaluan, for your time with us this morning. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Erwin. Salamat sa pagkakataon. Ayun pala. Ang pagkaalam ko, isa lang yan eh. Alliance of Concerned Teacher at saka Alliance of Concerned Teacher Party List. Ha? Isa lang alam ko, ever since, di ba? Nag-party list sila. Aboy, maganda pala yan. Pwedeng kong gawin din pala yan. Maganda yan pala. Erwin Tulpo party list, tsaka Erwin Tulpo lang. Kaya nga nagkaroon daw ng party list. Ayun. Paano yun? Hindi ba automatic yun? Magiging miyembro ka ng party list pag miyembro ka ng ACT? Eh, siyempre, may sinumpaan ka doon sa kanila, di ba? Yung membership nila. Magulo yan. Mukhang masalimot. Bueno, bayan! Ay, Salome, wala pala ako bukas dito. Oo. Sabihin yung aking best friend yan. Wala rin. Ay, si Tata Rolly ang paupoy natin dito. Bahala sa'yo. Ako, bigbigyan kita ulit ng gift certificate. Pang isang linggo na. Bahala ka, doon ka. Doon ka uuwi. Alas 11:54, susunod na po. Ang mga nagbabagang balita atin po ni Weng de la Peña. At ay sa Puno, sa ilang saglit bayan. Ako po, Sir Erwin Tulfo. God is good all the time. Kami ho'y pansamantala magpapaalam na muna. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga bayan. Thank you.